This is diabetic blood. Kaibigan, isang pinagpalang hapon siyo, kaibigan. Kaibigan, isa ka bang diabetes na naghahanap ng pangmeryenda? Kung isa ka dyan, kaibigan, titingnan natin itong almond nuts, no? Kung ilan ang kanyang glycemic load. 30 minutes after tayo kumain ng half cup na almond nuts, okay? Pero bago yan, ay susukatin ko muna ang aking blood sugar para malaman natin, kaibigan, kung ilan ang aking blood sugar ngayon, no? So, ito na. Tingnan natin. Ayan, ito na, kaibigan, no? Ayan, nakikita pa dyan? Okay. So, yan ang blood sugar ko ngayong hapon, kaibigan. 100 milligram per deciliter. So, ayan, yan. Okay? So, yan ang aking blood sugar. So, subukan natin kumain ng ito, no? Ayan. Nabili lang natin to online. Ha? So, marami naman tayong mabibili ng ganitong klase ng nuts. Okay? So, kukuha tayo ng ayan, half cup. Ayan. Ha? Yan, kaibigan, no? Natapos kong kainin yung half cup ng almond nuts, eksaktong 4:20 ng hapon, no? So, mamayang 4:50, susukat tayo ng ating blood sugar para malaman natin, kaibigan, kung ilan ang naging increase, no? Ng aking blood sugar within 30 minutes, no? After ko kumain ng half cup ng almond nuts, okay? So, kaibigan, baka kung naitatanong mo kung bakit ang mababa ng aking blood sugar, dahil yan sa tuloy-tuloy nating pag-inom ng spirulina at saka ganoderma. Ayan, no? Okay, so ito po ang aking maintenance na ngayon, no? Kung dati ay nasa 400 ang ating sugar, ngayon ay nasa 100 hanggang 120 na lang yan, no? 6 hours na simula tayo ay kumain, okay? So, talagang controlled na, no? At patuloy pa rin akong nag-iingat sa aking pagkain ng kanin, ng carbohydrates, no? Umiiwas pa rin ako sa kanin hanggat maaari ay wala talagang kanin, no? Yun, sa habang naghihintay tayo ng ating pag-testing mamaya, no? Pa-shoutout muna kay Sir Fabian Bitanga ng Barangay 6, Lawag City, Ilocos Norte. Ayan, happy viewing sa iyo, Sir. No? Sige lang, laban lang. Kayang-kaya natin yan. Huwag lang natin angkinin ang ating sakit, no? Huwag nating sabihin, mayroon akong diabetes. Dapat ay, ang diabetes ay diabetes ka lang. Ayan. Mawawala din yan, no? Basta ingat lang sa pagkain, okay? So, number one talaga na solusyon, no, ayon sa aking experience, maliban sa pag-inom ng supplement, ay siyempre yung titingnan natin talaga yung ating mga kinakain, ilan ang carbohydrate content ng bawat pagkain ating kinakain. Okay, so guys, itong roasted na po ito, no? So kaya hindi ko na niluto, pwedeng kainin, agad-agad pwede ring lutuin, no? So ayan, so titingnan natin ngayon, medyo masarap siya, pero mag-ingat din tayo dahil siyempre seeds po ito, mataas ang calorie ng bawat seeds na to, no? So ingat lang, hindi naman lagi siguro. Paminsan-minsan kung gusto nyo magmerienda ng ganitong klase ng merienda, okay? So, malalaman natin mamaya, no, kung ilan ba talaga ang magiging increase ng ating blood sugar, okay? So, sa mga naghahanap ng solusyon pa rin sa mga chronic diseases, no,
yung mga malulubhang karamdaman na high blood ka na, na stroke or nagda-dialysis ka na, ito po ay guaranteed at subok na, na talagang ang dami ng testimonials, no? Nung nakaraang buwan lang, ang ating company ay nakapagbinta ng 7,000 bottles, no? Dahil sa dami ng natulungan na ng ating elixir placenta. Okay? So, alam ko, iba sa inyo ay nagsasawa na sa Western medicine, no? So, kung sinubukan mo na ng ilang taon yung paggamot gamit ang Western medicine, bakit hindi mo subukan yung paggamit ng tinatawag na alternatibong pamamaraan ng paggamot gamit ang ating alternative medicine. Ayan, tulad nitong elixir placenta, no? Ito po ay FDA approved na bilang isang food supplement na nakakatulong o lalong-lalo na doon sa mga nahihirapan na talaga, no? Dahil ito po ay stem cell at the same time DNA therapy at saka anti-inflammatory therapy, no? So stem cell, pag narinig niyo po yung stem cell, alam ko at alam nating lahat na talagang may pakinabang sa ating katawan, no? Dahil siyempre ang ating mga cells ay tumatanda din yan. So ito po yung solusyon para bumata yung mga cells ng ating katawan at mag-function ng maayos ang ating mga organ para maiwasan ang ating pagkakaroon ng ating mga karamdaman, no? Yung mga chronic diseases na sinasabi. Okay? So ayan lang po at sa mga bago lang ay huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para alam natin yung mga iba dyan ay hindi pa alam ang patungkol sa kanilang sakit na diabetic or diabetes. So sana makatulong ang video na to, no? So kaya kung nagustuhan mo ang video na to ay ayan, paki-subscribe na rin. Ayan kaibigan, no? Nakuha na natin yung 30 minutes, eksaktong 30 minutes. Kung makikita nyo sa ating orasan, ano? Ayan na, 4:50 na ng hapon. Okay? So ito na, susukat na tayo ng ating blood sugar. Malalaman natin ngayon, no? 100 kanina, kung ilan ang magiging increase. Okay, ito na. Ayan. Kitang-kita ba dyan? Okay. Sa half cup, ilan kaya ang naging increase? 10 milligram per deciliter lang, no? So, ayan. Half cup na yan na almond nuts, no? So, maganda siya kung titingnan lang natin yung kanyang carbohydrate content, no? So, tingnan na lang natin yung ibang nutrients, no? Para malaman natin. Pero pagdating sa carbohydrate content, magandang resulta. 10 milligram lang ang increase sa akin within 30 minutes, guys. Ayan, no? So, patunay na hindi masyadong mataas yung kanyang glycemic load. Okay? So, maraming salamat.